Yes, hello, magandang umaga mga lakay. So, muli akong gumawa ng panibagong video dahil yung huling upload po natin ay mayroong kaunting pagkakamali at nakakaya sa mga nakakapanood. So, nung na-realize ko yun, na-upload ko na. Tapos may nag-comment sa akin, lakay, ganito, ganyan, ganyan. Tapos nag-message pa sa akin yung technician ko, napapanood niya kasi yun. May kaunting pagkakamali na. Yun kasi, regarding lang kasi yun sa sarili kong pag-aaral, may kaunting kaguluhan yun. Tapos nung sinend niya sa akin yung message, yun, nabasa ko doon. So, sabi ko kung ayusin natin sa editing, medyo mahirapan na. So, ayun, wag na natin patagalin. Umpisa na natin. So, pag-usapan po natin ngayon mga lakay ay tungkol sa iba't ibang uri ng mga chemical. So, yung nasabi ko dun sa unang video, yung pesticide, insecticide, makakabukod yun. Ang hindi ko po alam, yun po yung common word sa mga chemicals is pesticide. So, ano-ano ba yung mga pesticide po natin? So, pag sinabing pesticide, nandyan yung green label, nandyan yung yellow label, at nandyan yung blue level. So, green, blue, tsaka yellow pa lang ang sunod-sunod nun. Tapos, pag pesticide na tinatawag, bakit pesticide? Kasi nandyan yung pesting damo. So, pag sinabing damo, mayroong angkop para dyan. Nandyan yung herbicide. Pag pesting mga insekto, nandyan yung insecticide. Yung mga pesting kohol, mga molluscicide, mga pesting daga, mga rodenticide, ganun. So maraming uri ng peste. Kaya nga po yung nakapaloob dun sa pesticide, nandiyan yung insecticide, nematicide, miticide, fungicide, molluscicide, herbicide, at mga rodenticide. So yung damo, peste din yun. Pesting damo. So, herbicide. So, yun, kinokorek ko po doon. Yung pesticide po yun na yun, ang kategory po niya doon is yung mga insecticide, fungicide, yun yung mga kategory niya. Pero, iisa-isahin po natin yan. So, umpisa natin sa insecticide. Pag sinabing insecticide, yan po yung ginagamit natin pamatay ng mga peste sa halaman. Nandiyan yung mga uod, yung mga katulad ng leaf folder, mga diamond black moth, armyworm, cutworm, ganon, mga shoot borer, tapos yung mga lumilipad, nandiyan yung mga fruit flies, mga white flies, mayroon din mga beetles. So maraming uri ng peste. At ang ginagamit po natin doon sa mga uod o mga lumilipad na yun na nahinira sa ating mga pananim is insecticide. Yun po yung number one. So yung pangalawang sakop ng pesticide natin, nematicide. So yung nematicide ay ginagamit po yan directly sa lupa kasi granules po siya. So yung nematicide is insecticide din po siya. Pwede siyang tunawin at ilagay sa spray tank load. Tapos i-spray po natin, pwede rin. Kasi insecticide, nematicide po siya. Kung napanood niyo po yung video natin regarding dun sa pagtatanim po ng patola, na may nilagay ako dun na granules na kulay violet, napampatay ko ng langgam, yun. Ang tawag doon, insecticide, nematicide. So, insecticide na siya, nematicide pa siya. So, pwedeng isabo yun sa lupa, pampatay ng mga suhong, yung mga kuliglig, o yung tinatawag sa lokal na kuryat. Yan. Next po tayo, yung miticide. Yung miticide is yung tinatawag nating mga mites. So, kung ang problema nyo yung mga mites, like spider mites, black spider mites, red spider mites,
Yan. So yung mites kasi, sa mga hindi nakakalo ng mites, parang kuto lang yan ng manok, yung hanip. Yung... Hindi ko alam sa Ilocano, nakalimutan ko na. Basta yung hanip sa Tagalog, tapos pag dumapo yan sa balat natin, nararamdaman natin yan, pero hindi halos natin makita. Yan. Kaya nga, yung mga mites na yan, napakalilit niya mga yan, parang kuto lang sa lang manok. Tapos kailangan pang gumamit ng magnifying glass para lang makita mo yan pagdating sa halaman. Tapos kung yung magnifying glass mo yung tig 20, yung local, hindi mo rin makikita yan, kailangan yung original, yung makapal, para makita mo yung mga mites kasi napakamaliit niyan talaga, sobra. So pag mites ang problema natin, ang gamitin po natin dyan is miticide. Kasi kahit anong spray mo ng insecticide, kung hindi naman angkop para doon, useless. Yun. So isa pang sakop ng pesticide, nandyan yung fungicide. So sa fungicide po natin, is maraming kategori ng fungicide. So, maging aware po kayo dun sa paggamit ng fungicide kasi maraming uri din ng fungus. At tatalakayin natin yung iba't ibang uri ng fungus sa ibang mga video po natin. So, sa paggamit ng fungicide, ang fungus ay nagkakatulad ng mga insekto, ng mga peste, nagkakaroon din po ng resistance yung fungus. Kaya hangkat maaari, ang paggamit po ng fungicide is tatlo at magkakaiba. Yan. Katulad po ng nasa picture, pagmasdan po ninyo, yan. So yan, oh, kung mapapansin ninyo sa picture, halimbawa, yung carbindazim doon sa, tingnan nyo yung sa active ingredient sa gilid, yan. Tapos yung carbindazim sa baba, yan. Yung brand name niya, yung, nandyan yung Biostin, nandyan yung Tantur, nandyan yung Radizem. So, kahit sabihin mong tatlo yung ginagamit mong fungicide, pero yung active ingredients niya is iisa, parang iisa din yung ginagamit mo. Useless. Kahit sabihin mong nagpalit-palit ka ng brand, pero yung ingredients niya ganun pa rin, tapos sasabihin mo, lakay, ba't ang dami pa rin fungus ng taniman ko? Ba't hindi naman namamatay? Peke naman yata yung nabili ko. Dati epektibo, ngayon hindi na. Peke naman yata. Kasi nagkaroon po siya ng resistance o yung tinatawag natin na immune na. Yun. So sa tamang paggamit po ng fungicide, kailangan yung active ingredients mo magkakaiba. Kita nyo dyan sa taas yung active ingredients tapos yung pangalan ng brand name. Yan. So halimbawa, bumili ka ng Tantur, active ingredients niya yung carbindazim, gumamit ka naman ngayon ng Cabrio, pang-alternate mo. So yung active ingredients niya yan sa gilid, yan. Iba naman yung active ingredients niya. Tapos kung gagamit ka pa ng isa pang pang-alternate mo, para tatlo, yung halimbawa, score naman, tingnan niyo yung active ingredients niya dyan sa taas, iba din yung active ingredients niya. Ganyan po ang tamang paggamit ng fungicide. So sa insecticide, ganun din po, insecticide, tatlo din po yung ginagamit ko, iba-iba. Kasi yun po yung mga modern technique ngayon, although mas magastos, kasi kahit pag isa lang kasing ginagamit mo, kahit napakamahal na gamot yan, kung yun at yun at yun yun pa rin, pag na-immune na yan, hindi mo na mapapatay yung salot. Yung tinuro ko sa inyo, tatlong uri ng foliar. So, ganun din po yun. Kasi pag yun at yun at yun pa rin, parang nagkakaroon na siya ng resistance, kaya hanggat maaari, tatlo iba-ibang uri. Di ba, nandyan yung Kelpak, nandyan yung Nutriplant EG, at nandyan yung Power Max. So, ganun po yung discovery ko kasi, tsaka yung ibang turo ng mga technician, although hindi lahat ng technician ganun ang tinuturo, pero sa pag-aaral ko, sa observation ko, mas maganda kung ganun para maiwasan po yung resistance o yung pagka-immune ng mga peste, pagka-immune ng mga fungus, unang halaman. So next po tayo, molossicide. So ang molossicide naman ay ginagamit naman yan doon sa mga matutubig na lugar. Di ba? Yung palayan, steady yung tubig niyan. So yung peste naman doon is yung kuhol, yung mga suso, o yung crabs o kape sa Ilocano, o yung dakumo. Yan. Sila po kasi yung umangat-ngat doon sa mga
bagong lipat tanim na mga palay. Kaya namamatay yung mga o nakakalbo yung mga bagong lipat tanim na mga palay po natin. So pag ganun, kahit anong gamit mo ng insecticide dyan, hindi yan mamatay kasi nasa tubig. Kasi ang insecticide is nahulma yan o nagawa yan directly sa halaman ni spray. Pero pag sa tubig, ang gamitin nyo dyan is molossicide. Merong gamot na pang tubig para sa mga kuhol. So yun naman yung para doon. Hindi po basta-basta gamit ka ng gamit ng gamit nang hindi naman angkop doon sa ginagamitan mo. Tapos sasabihin mo, hindi epektibo. Sabihin mo, peke yung nabili mo. Sayang yung pera mo. Kaya dapat aralin mo yung mga tinuturo ko sa'yo dito. Next, yung rodenticide. Isa din yan sa mga peste na naninira sa mga mais. Yung daga o yung rat. Kaya nga tinawag na rodenticide kasi yung rat. Yan. So kung problema mo daga, pag nilagyan mo yan ng halimbawa lanit, naamoy niya yung mabaho, baka hindi niya kainin yan. Hindi mo naman ma-esprehan yung daga kasi tumatakbo. Yan. Kaya napapainan mo siya ng lason ngayon, yung pagkain tapos may lason, at meron ding lason para dyan sa daga na yan. Yun yung tinatawag nating rodenticide. So meron po silang angkop para sa isa't isa. Yan. Next, na isang peste sa mga buhay ng mga magsasaka is yung damo. Herb. Pag sinabing herbicide, herb, nandiyan yung herbs, nandiyan yung weeds, grasses, na gano'n, etc. So, ang pamuksa naman na natin doon is yung herbicide. Kasi baka mamaya, mag-spray pala kayo ng pangdamo, papatay nyo yung damo ninyo. Ang ginagamit nyo is miticide, pang mites. Hindi talaga mamatay yan kasi miticide yan eh, pang mites. Okay, ginamit nyo insecticide. Hindi talaga mamatay yung damo kasi iba talaga yung pangdamo. Ganun po ang tamang paggamit. Lalo-lalo na po sa mga baguhan yung ngayon palang susubok, hindi nyo alam kung paano gamitin yung mga chemicals na yan na tinatawag nating pesticide to be correction. Salamat sa nag-comment. Yan. At ang panghuli po natin is yung foliar. So pag sinabing foliar, yan po yung tinatawag ng mga technician na crop nutrition fertilizer. So pag sinabing crop nutrition fertilizer, automatic foliar na po yan. So pag foliar, kahit anong uri ng halaman, mapamasitas man yan, saging, niyog, o ano man, palay, mais, o ano, etc. Pwede po si foliar. So sa mga nagtatanong na naman, lakay, saan mabibili yung mga chemicals na yan o yung mga pesticide na yan? Sa AgriSupply po. Pag kailangan nyo ng iba't ibang uri ng pesticide like insecticide, nematicide, miticide, fungicide, molossicide, herbicide, rodenticide at foliar, doon po sa AgriSupply. Yan. Pag kailangan nyo ng sprayer, kailangan nyo ng seedling tray, kailangan nyo ng plastic mulching, mga fruit fly trap, doon din po yan sa AgriSupply. Pag farm supply, ang tinitinda dyan is mga feeds. Pagkain ng mga manok, pagkain ng mga baboy, mga bitamina para sa mga aso, sa mga baka, farm supply. Although yung ibang farm supply, meron po silang tindang pang-agri, at yung ibang agri, may tindang mga pang-farm supply, mga pang-feeds din. Pero kung ang hinahanap nyo is pang-gulay talaga, pang sa mga palay, mais man yan, pag sa mga tanim, sa AgriSupply po kayo pumunta. So iba naman yung agrochemical. Pag sinabi namang agrochemical, sila naman yung mga gumagawa o nag-iimbento ng mga gamot. At yung agri, sila yung nagtitinda ng mga nagawang gamot na para sa mga halaman at sa mga peste. Pag sinabi namang agri-mechanical, pansin ninyo, AgriSupply, agrochemical, ngayon naman agri-mechanical naman. Pag sinabing agri-mechanical, dyan nyo naman mabibili yung mga traktor, mga rotor o yung turatura, nandyan yung hand tractor o yung tinatawag na kuliglig,
nandiyan yung mga asarol o yung bakko-bakko, yung panghukay ng ano, yung panghukay ko ng haligi. Yan. Nandiyan din yung mga grass cutter. Yan. Nandiyan yung mga sprayer din, may sprayer din sila diyan. So doon yun mabibili sa mga agri mechanical. Sa mga nagre-request na gawin ko yung video yun, siguro hindi pa panahon ngayon, darating din tayo diyan. Medyo nakakahiya pa kasi. So sana may natutunan kayo sa munting video natin na to. Salamat sa nag-comment. Topic correction lang po tong bagong video natin na to. At kung napanood niyo yung unang video natin, yun. Halos same lang din naman sila. So yun lamang po mga lakay. Maraming maraming salamat sa inyong pagtutok, sa inyong panonood, sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Ako si Lakay na magugulay. Hanggang sa susunod na naman po nating pagkikita. Stay safe. Bye-bye.